Yes, another chill unboxing ulit ang gagawin natin. We are here in the studio para ipakita ko sa inyo yung, yes, of course, share yung feelings ng pag-unbox ng mga dumating nating mga items. So here comes, mga kaibigan, our massive case unboxing and some stuff. We'll see. This video is brought to you by SCDKey, the best website that you may visit in terms of very affordable deals and best offer para sa application softwares, games, and yes, operating system. And there you are, you may check the Windows 10 Pro, and by using our promo code, ma-avail mo lang siya ng around $14.95 or 700 plus pesos. That's it, mga kaibigan. Check the description below. May mga links po tayo dyan to go directly sa kanilang website. Alright, so here is the first package na i-unbox natin. It is from LBC. Hindi ko alam kung saan to galing. Natin. Medyo magaan. Hindi masyadong mabigat. So, I think gusto lang talagang i-secure nung nagpadala sa atin yung item. Kaya kahit paano gumamit pa rin siya ng malaking box. Unless kaya to. Wow. It is box in a box. Okay. Ito yung laman niya. And super secure. It is from Our Media. Ano kaya to? Our Media. Ayan. Grabe. Still magaan pa rin. Wow. Sealed. Parang packaging lang ng sapatos, ah. Pero magaan, eh. We'll see. Siyempre, alamin natin kung ano to. Ooh. Wow. Hi, Tom. Okay, merong certification. Thank you for supporting Our Media and being a part of this. Yeah. We hope you enjoy this live gamer 4K GC573 that allows you to capture 4K HDR video quality. Oh, wow. Thanks, Our Media, for sending me this item. Capture card for streamers. We'll see. Check natin yung laman. And most likely, gagamitin ko to sa isang showcase. Or maybe I will review this item sa ating channel. Gagawa ko ng dedicated video for this. Yeah. Wow. Yon. And here is the capture card with HDMI cable at saka ayun. Yung PowerDirector product key card. So maybe I will be doing giveaways sa mga gustong maging video editor for this license, pero yeah, also with this capture card, baka sa mga streamers dyan or sa mga gustong pumasok sa streaming, might do some giveaway for this. Solid. Thank you, Our Media, for this item. Actually, hindi ko po ito binili. It is a support. Pinadala nila sa atin, gusto nilang ipacheck. And
definitely pag mga ganito, check talaga natin. Ganda ng packaging. ang laki ng boxes. Try to imagine. Oh, yeah. Pero it's a good move by our media na talagang sinecure nila yung item papunta sa atin. And yes, dahil nga obvious na yung packaging, syempre it's a RAM from Corsair. So thank you for this opportunity. Gagawa kasi ako ng build na kulay white. And syempre parang medyo napadalas na yung mga Cooler Master, Deep Cool dito sa ating channel. Medyo gusto ko rin i-expose more on the other brands, mag-explore sa ibang brands. Meron na rin naman tayong mga na-features dito na Corsair, 5000D, and then, yun, iba pang new variants ng Corsair. Pero this time, siguro nasilip ni Corsair na may mga pinapakita ko sa inyo mga ganung items nila dito sa ating channel. Kaya, pinadalahan tayo ng mga Corsair products, and we have here white power supply at saka white AIO. Of course, kung hindi pa kayo nakakakita ng white Corsair na RAM, eto, it is a 2x8 16GB 3200MHz. 3200MHz na lang, pero okay lang. At least, it's acceptable naman na frequency. Sometimes actually, 3200MHz is fine para sa akin. As long as yung kanyang latency is mababa. And, yeah. And for the specification, ano bang specification nito? Anong latency? Oh, yeah. It's a CL16. So, it's fine. It's good latency. Marami kasing mga 3600MHz. Tapos yung latency naman niya is CL18. O kaya minsan CL20 pa nga yata. 1922. Ganun. So, kung CL16 naman siya, tapos 3200MHz, acceptable na siya. Alos even mas malakas pa siya compared sa 3600 na merong mas mataas na latency. Pag speaking about latency, ayun, meron tayong mga video dito sa ating channel to explain further about latency ng RAMs. Then yes, let's move on sa kanilang power supply. It is the CX650F RGB white power supply. So it's a new power supply from Corsair. And ayan, check natin kung anong kasama ng kaniyang power supply. It's a full modular bronze, 80 plus bronze. So magagamit ko siguro yung build, or most likely yung build na gagawin natin is a 5600X build. Para okay or sakto lang tong power supply. Wow! White yung power supply, at the same time, yung cables, white din. Sana nga lang 750 watts to. Pero okay lang. O 750 watts to, naku, mas natutuwa na naman ako. Pero siguro ito lang yung available na pwede nilang bigay sa atin as sample. And yes, makikita nyo na yan. White. All white. First time dito sa ating channel na magpapakita ko ng white yung mismong kable ng power supply. Actually, hindi ko na kailangan gumamit ng extension sleeves just to showcase sa inyo mga kaibigan yung mas cleaner look. Siyempre, expose natin itong white cables ng Corsair. Nakaka-excite naman to. Sa mga gusto ng white builds dyan, consider this. Especially that Corsair is, kumbaga, very reliable brand naman na pagdating sa power supplies. They are pioneers pagdating sa power supplies. So, going for this variant is medyo hindi kakabahan. Ayan. And here, ayun, ang ganda. Yung kanyang fan blades are translucent. So, talagang magdi-diffuse yung RGB. Yes, ayan, CX650F and full modular. So merong switch dito for the RGB. So wala siya, hindi siya addressable RGB. Ibig sabihin, you will use the switch dito sa kanyang likod to toggle from different RGB lightings. All right. So let's check more about this power supply soon.
This will be used for a build, pero since medyo interested din ako dito sa power supply nila, check din natin. Maybe a separate review will be done with this specific model. And yes, new AIO from Corsair. Well, sa mga bago pa lang or lately lang nagka-interest sa computers, Corsair po ang isa sa mga pinakauna nag-mainstream pagdating sa AIO products. Kumbaga sila yung unang sumugal sa mga ganitong products. And kaya naman, as of now, kahit na may mga nakikita tayong mga, syempre, magagandang brands with their AIOs, iba pa rin pag Corsair. Meron tayo ditong IQ-H100i Elite Copy Leaks. So, tingnan natin. Parang pag sa picture, medyo ano, medyo cheap tingnan. I mean, personal taste ko lang dun sa kanyang black. Pero tingnan natin. Baka naman pagkahawak or sa actual talaga, napaka-premium. Parang ano, ewan ko lang, siguro sa akin lang, sa unang tingin. Pero syempre, Corsair eh. Kaya, premium na premium pa rin yung impression natin. Kasi yun naman yung first impression nila sa atin eh. Yes! Manuals, styro as usual. And here is the AIO itself. Wow! Ooh! Oh! Man! Meron siyang acrylic cover sa taas, sa top. And it looks premium kasi makapal. Hindi siya manipis. Yung kanyang acrylic cover sa taas. Medyo mas prone nga lang siya sa mga scratches, most likely. Pero malalaman natin later. And ayun. Maganda kasi pagdating sa acrylic, magdi-diffuse talaga yung lightings. And parang, yeah, yun lang naman na part yung and ayun, tapos meron ng pre-applied na thermal paste, so it's a good design. Yung mismong tube is insulated with white din ni sleeves, at saka yung radiator white din, so napaka-perfect nito para sa white build. Even the fans, white din yung fans, and etc. So, meron din siyang kasamang, ayan, controller. Ayan, malalaman natin yung iba pang features na ito soon pag ginawa natin yung white build. So, dapat talagang maghahanap tayo ng white board, white video card, and I think the only brand na makapag-provide sa atin yun is Gigabyte. Yeah, meron silang Vision at saka meron silang Vision na video card. So hopefully Gigabyte will see this, dahil talagang bagay na bagay sa kanila if we will be doing a build na all white. Sayang kasi, sleeves ng Corsair natin, white. Eto lahat almost white. So I think it's a perfect combination if Gigabyte sana ano, makita nila to. And kahit pahiraman lang tayo ng a video card, kasi bibihira naman sa mga mainstream brands magbigay ng video card. Pero syempre, sa board, hopefully bigyan tayo ng board. Well, for giveaways, ayan, stay lang kayo dyan dahil mamaya mag-unbox tayo ng isang item na most likely for giveaways. And yes, laki. We have here another chassis. It is the 5000D Airflow. And na-feature ko na sa ating channel. So, skip na tayo dito. Hindi ko na to i-unbox. Yeah. It's another white chassis. Yan. Tingnan nyo na lang yung B-roll natin ng 5000D build. Pero they still send us another 5000D chassis to complete yung build na all white. So, yun nga lang, na-feature na natin.
check the link na lang sa ating video description for details. So here is another chassis. It's another chassis from Bitfinex. Matagal ko nang hindi na-review or na-feature ang Bitfinex dito sa ating channel. I think 1 year, more than 1 year ago na yata nung huli nating na-feature ang Bitfinex dito sa ating channel. Yun, medyo may mga konting dent sa packaging. Kasi ganito lang na pinadala sa akin. So, sana hindi nabasag yung item sa loob. So, yun yung mahirap dito sa province. Kasi yung kumbaga mode of transfer, kadalasan tracking para mas makamura. Yes! Wow! It's an Airflow. Airflow Bitfinex Nova EG Mesh. Tingnan natin. Late nung box. Parang sobrang siniksik yung chassis sa loob. Oosh! Yun. Wow. Oh, in-unbox na nila. Ayun. Naka-secure pa talaga. It is... Wow. Yung kanyang width at first look, okay. Maganda naman. Sayang lang ang Bitfinex, hindi masyadong innovate lately. Magaganda yung mga release ng mga Bitfinex actually nung before 2015. Sobrang appreciate ko yung mga gawa nila, especially sa mga sila yung mga kwan eh, kumbaga mas sumikat sa mga mini ITX. Chassis, yung mga Prodigy series nila noon. Ayun. Sobrang sumikat ng Bitfinex back then. Pero, parang dito sa Pilipinas, parang medyo naging inactive sila for a while. Tapos yung website din nila, parang medyo hindi masyadong naging updated. And it's good to hear na Bitfinex is back again in the game. Basta before mga 2015 nun. Dami namang pinudrop na ito. Pinudrop talaga nila. Kahit na ganun yung packaging, okay lang. Medyo binabawi ko na yung... Pero dapat kasi ano, kahit man lang dito sa tapat ng tempered, nagdagdag sila ng box. Para less yung chance na mabasag. Kasi kung makikita niyo yung packaging kanina, may mga markings pa. And parang mayroong something dun sa loob. So, tingnan natin. Kung ano itong mga items. May mga nilagay yata sila. Nakasama. Other than the chassis, may mga nilagay sila sa loob. Siguro para makatipid na rin sa, ano, sa shipping. Medyo tight. Tight yung screws. Delikado to. So, pag ganun na may hinahawakan kayo, ayun, notin nyo. Buti na nahawakan natin. Nakaipit. Mostly, oh. Ibig sabihin, dapat pahiga. Pero for the sake of video kasi, ginaganito. Ayun. Yun yung mga cases na pwedeng mabasag yung tempered glass. Kung hindi nyo pa masyadong kabisado. Kaya advice ko sa inyo, pag hindi nyo kabisado ang chassis, pahiga. Pahiga nyo pa ganyan. And yan, meron tayong LED strip. It's addressable LED strip. Additional fans, Spectre fans.
Ganda rin ng mga Spectre Fans variant nila kahit yung mga classic design. 120mm Spectre Fans itong mga to, which is compatible siya dito sa taas. Pero ayan, as you can see, kompleto. Meron siyang fans, may tatlong fans sa harap, meron ding fans dito sa likod. So, at first look, okay naman, maganda tingnan. May rubber grommets, clearance. I think compatible naman to sa 240mm. Pero, ayun. Yung expansion slot covers, removable din siya, hindi siya soldered. Bit classic. So, yung tempered glass yung medyo nakakakabalang. Yung pagkaka-mount ng tempered glass. Siguro, hindi lang maganda yung pag-remount nila nung pinackage nila yung chassis. Pero, I think okay naman. Kasi dapat may stopper yun eh. Hindi dapat mag-slide down pagkatanggal mo ng mga screws. Hindi lang siguro maganda yung pagka-mount o rin pagtanggal din natin. Kasalanan din natin. Anyway, this is the Techwear. This is the Bitfinix Nova Mesh Chassis. So, i-feature natin dito sa ating channel. Another white chassis again. I-feature natin dito sa ating channel together with the white components. Or maybe black and white na siguro yung gagawin natin. Tapos, for the fans, kilitisin natin yung isa. Yun. Yun lang. Black. Black yung frame. Anyway, yung fans din naman included. Black din yung frame. Walang rubber. So, ayun. May konting downside. Wala siyang rubber dito sa mismong fan. So, pag nag-vibrate, medyo against sa mga kasamahan natin dyan na ayaw ng noisy or very sensitive pagdating sa noise. Well, almost all of us naman sensitive na sa noise. Especially kung isipin mo, airflow yung build. So, panay fans yung buong chassis. Tapos walang rubber. Next. Bigat na ito. Mukhang laman na ito. Ako curious ako dito eh. Kasi kung gaano kagaan yung So, ayun. Actually, matagal na ito na nasa, nandito sa ating channel, sa ating studio. I think December pa sa atin pinadala ito. Sobrang bigat. DLX 21 Dark Flash. I-feature ko sana ito nung December pero nahack yung account ko. So, ayun. Kinip ko muna. Laki pala na ito. Pero ang bigat. Parang hindi naman dapat ganito kabigat ito eh. Kaya mabigat. I think baka parang yung ginawa ng Bitfinix may mga laman din sa loob. Yun. I'm not expecting that much actually sa branded Dark Flash. Kasi mostly sa kanilang mga products, yung tinatarget niya is yung mga budget consumers. Pero dito kasi sa Pilipinas, it's more on yung mga brand na Techwear, yung mga tumatarget sa budget consumers na meron ng na-establish na credibility na maganda yung quality kahit na budget lang yung price. So, with this Dark Flash, medyo na-curious lang tayo kasi, ayun, nakita natin to kay TechSource. TechSource ba? O, TechSource yata meron siyang finiture na white. So, meron siyang black na lining dito sa harap. Then, white na mesh. Ganda, solid, halos lahat metal. And as I said earlier, meron nga, merong laman sa loob. Ayan. Oh, hinge type. Ay, sorry, buti na lang nakita natin. Meron pa pala doon tape. So yun yung i-watch out nyo pag nag-unbox kayo ng casing. Baka mamaya mabasag kasi pinipilit nyo. Yun pala, may mga tape pa na kailangan tanggalin. Minsan kasi sobrang excited natin eh na buksan. Ayan.
Ayan. Hatak lang ng hatak. Pero ayun. Hinge. So, para hindi maging hassle yung mga ganito, kadalasan sa mga hinge type na side panel, pwede mo siyang tanggalin, slide up mo lang. Okay. Para hindi siya, ano, mag-sway. And may styro. Ayun. May siniksik silang mga, ano, epekto sa loob. Wow. Merong, oh, sorry. Merong GPU holder. May fans. And then, meron din ulit fans dito. And then, may fans ulit. Ang daming fans. Okay. This time, meron ako nakikita na pwede kong ipag-giveaway sa inyo. Expect it. Na magpapag-giveaway tayo ng triple fan from Dark Flush. At saka AIO ng Dark Flush. Yeah. Solid, solid. Ang ganda. Ang ganda sa loob. Tabi muna natin para ano, ma-view nyo, makita nyo yung view. Solid. So, mayroong manual. Napaka-spacious yung kanyang loob. Pwede kang mag-config ng dalawang setup. Pwedeng yung AIO naka-mount dito. I think it is the most ideal way na setup na ito. Ang gawin mo na lang, fill mo ng fans dito, dito, tapos... kaya palang dami na pinadalang fans sa atin, oh. Anim na fans, ay pitong fans. Kasi lalagyan mo ng fans dyan, dito, tatlo din sa taas, tapos dito sa likod. Then yung AIO, dito mo yung mount. So, that is the very ideal na setup na ito. It's a bit, yung mga, ano, yung mga dual chamber na chassis, yung setup. Na ang kanyang structure is parang yung typical pa rin na chassis. Pero given the width, makikita mo naman na talagang parang dual chamber yung magiging setup natin dito. So, ayun. We'll see. Sana maging maganda yung kakalabasan. Parang medyo weird para sa akin na tingnan na nandito lang yung AIO. Pero ano, we'll see. Makikita rin naman yan sa actual na video. So, it will be another white PC build. All white. Featuring Dark Flush. Tapos, all white featuring Corsair. So, ayun, sana. Gigabyte. Sana si Gigabyte magpadala. Kasi siya lang yung inaasahan kung makapagpadala ng ano, whiteboard at saka white video card na latest models. Meron dati kasi sa MSI, yung mga white. Sa Asus din, meron din sila. Pero, ayun, sana si Asus padalhan din tayo. Meron silang ano, white video card din. Pero sobrang limited stocks kasi sa Asus. Sana nga lang ano, bigyan tayo ng chance. Kaso lang, panay Asus na yung pinifeature ko dito sa ating channel eh. Baka sabihin nila, ambassador tayo ng Asus, pati itong cap ko Asus pa. Here is the Dark Flush Twister DX240. Mas prefer ko itong ano, yung may Infinity design. Kaysa yung other variant nila. Medyo ano, hindi ganun kaganda para sa akin yung aesthetics. Kaya, maganda yung pinadala sa atin. DX240 Twister. Model ng AIO. And yes. So, tulad ng sabi ko kanina, this is previously brand named as AIGO, tapos ngayon Dark Flush. Okay, out of the box, merong manual and yung kanyang sleeves is white din, cables white, and yung mismong pump white. So, ito yung dahilan siguro. Ito yung mga brands na naging dahilan ni Corsair kung bakit nagre-release na rin siya ng white kasi ano, medyo lumalaki yung market ng mga consumers na nagde-demand ng white na color scheme. And dumadaming mga brands ang nagre-release ng mga white na variants. Like, yun, yeah, Dark Flush. And, ayun. So, meron din siyang white na radiator. See?
Ito lang yung pinaka-warning ko. Kadalasan may mga nakakaligtang, ewan ko lang ha, pero dati-dati may mga nakakaligtang tanggalin itong tape na to. Yan. Ginagawa na nila, akala nila, okay na. Minsan kasi yung mga ibang brands, walang ganito eh. Yung excess part ng tape para indicator na kailangan mo itong tanggalin. Yung iba, basta may nakalagay lang dyan na ano, please peel off or warning. Yung minsan, yung ibang kasamahan natin dati, may mga na-witness tayo dyan sa mga groups na hindi ito tinatanggal tapos nilalagyan ng thermal paste tapos magtataka sila, ba't nag-overheat yung unit ko? Yung pala, hindi nila tinanggal itong, hindi nila pinil off yung protection na plastic. And ayun, maganda rin yung kanyang fans. White yung frame at the same time, translucent yung kanyang fan blades. So, we'll see how will this look when we install it sa ating dark flush chassis. So, expect na yung mga fans din na to. White din yung mga kulay. Tingnan natin. Yan. White din yung kulay. So, pati yung mga included na fans, white din yung kanilang kulay. Black lang yung cables, pero white pa rin. It's good. Check this soon. And, ayun. Magpapag-giveaway tayo ng isang 3-in-1 na dark flush. Bakit hindi na lang buo? Ano? Pagbigyan nyo muna ako na ano, makakolekta ng kahit paano maraming chassis. Kailangan ko rin kasi itong mga chassis na to, lalong-lalo na kung bago pa lang dito sa ating channel. Para magamit ko siya for future comparisons sa mga i-benchmark ko soon. Para at least kahit paano mas gumanda yung mga content natin. Kumbaga, marami na tayong mga hardware na pwedeng gamitin for cross-checking at saka for comparison ng iba pang mga products. Siyempre, like for example, kung nag-review tayo ng Cooler Master, maganda rin na meron tayong pagkukumparahan na dark flush. So, yun yung medyo advantage or perks pag yung channel mo is medyo marami ka ng mga resources, mas marami kang magagawang benchmarks in the long run. Kaya, since hindi ko naman kailangan ng masyadong maraming fans in the future, kaya pwede kong ipag-giveaway yung isang triple fan. So, yun muna for now. And last, for the first time, Sharkoon. So, mas nakilala ang Sharkoon sa kanilang SGS2. SGS2 na chassis. Ngayon, meron na silang, chair. Ngayon, meron na silang chassis. So, as usual, same with the other brands. Manual. Maganda yung packaging niya. Hindi siya the typical na brown box. Yeah. Wow. Ang ganda. Aw. Static. Ganda ng packaging. Meron siyang ano, eco bag. Yeah. Wow. Sa lahat ng chassis na in-unbox natin ngayon, Sharkoon lang ang merong ganitong klase ng ano, protection. Eco bag yung Sharkoon natin. Nakilala sila sa mga gaming chairs like SGS2, fabric gaming chair. Ngayon, meron na silang chassis. And it's a chassis din na iba yung design. So, this is Rev 220. Ayun, inverted yung chassis na pinadala sa atin. Kung mapapansin ninyo, ayun, inverted yung chassis. At the same time, kasi, wow, ganda. Normally kasi sa chassis, ano eh, nandito yung harap. Diba, parang paganyan. Try to imagine. So, ngayon, nangyari, dapat normally ang chassis ganito.
Ganito yung design. Yan. Pero with this, yung kaniyang front, nandito sa kabila. So, inverted na, reverse pa. Paano to? How will I open? Okay. So, this is something new. First time kong maka-encounter ng chassis na marami naman na dati, like for example the Silverstone Raven series, pero ito is inverted reverse. Pinauso to ni Silverstone. Kumbaga sila yung mas nag-mainstream sa mga ganitong setup. Medyo manipis yung side panel. I think it's just 2mm, 3mm. Pero okay naman. Meron naman siyang metal frame. And ayun, see? Yung GPU, vertical. Vertical na horizontal pero patayo. So dito magma-mount. Tapos dito ngayon yung motherboard, pa ganyan siya. It is really like the Silverstone Raven series. Yung mga ganitong klase ng setup. And it's good or it's cool to see na ayun, binabalik ni Sharkon sa atin yun. So, meron siyang kasamang fans. May included fans dito na 1, 2, 3. Tapos, meron na rin dalawa sa likod. So, meron siyang kasamang free fans. Yung pricing nito, tapos dito yung labasan ng mga kable ng power supply. So, may rubber grommets. Well, this is a bit unique chassis. Very rare yung scenario na pwede akong mag-compare ng ibang chassis with this Rev220. So I think pagkatapos ng build or pagkatapos ng review, ipapag-giveaway ko din to. Kaya comment lang kayo dyan sa baba mga kaibigan if you are interested to have this Rev220. And ayun, kung interested kayo, isasama ko po siya sa isang giveaway in the future. Lalong-lalo na kung ito na mismo yung i-build natin. Mga siguro within March, maglalabas na ako ng PC build featuring Sharkon Rev220. Ganda. May kasama ng fans. And then, pag ito yung chassis mo, matik, kakaiba yung setup. Medyo may kamahalan nga lang yung shipping na ito, sigurado. Kumbaga, gastos din tayo ng mga around 2,000. Pero, yes, very worth it. So, pag-iisipan ko kung paano, kung ipapag-giveaway ko sa PC build, sa review, comment down below kung interested kayo to have this Rev220 soon sa ating mga future giveaways. Within March, birthday giveaway. March po ang birthday ko. Ayun mga kaibigan, hopefully you appreciated these chill episodes ng unboxing. Unboxing lang ginawa natin. And if you want more videos like this, comment down below. Feel free to subscribe and keep posted for more white builds and very unusual setups na ipapakita natin dito sa ating channel. Thank you guys and have a nice day ahead.